Hindi katanggap-tanggap at pag-aaksaya lamang ng pondo. Ito ang naging reaksyon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa plano ng pamahalaan na bumili ng COVID-19 vaccine na gawa ng Sinovac sa China na napaulat na 50% lang ang efficacy rate. Dagdag pa ng senador, hindi makatwiran ang naturang hakbang dahil lalabas na 50% pa rin ang posibilidad na mahawa sa coronavirus ang isang tao kahit siya ay nabakunahan na. Giit ng mambabatas, dapat ay isaalang-alang ang kaligtasan ng publiko sa pagkuha ng COVID-19 vaccine. Ganito rin ang pananaw ni Senate Majority Leader Franklin Drilon. Aniya, bagamat may agarang pangangailangan para sa bakuna at binabalanse ng pamahalaan, ang halaga, efficacy, availability at logistics ng COVID-19 vaccine na kukunin ng bansa, dapat ay pangunahing isaalang-alang ng gobyerno ang kaligtasan ng publiko at kung gaano ito ka-epektibo. Aniya, malayo ang diferensya ng Sinovac vaccine kung ikukumpara sa bakunang likha ng Pfizer at Moderna na may mahigit sa 90% na efficacy rate. Subalit, tiniyak ng pamahalaan na pag-aaralang mabuti ang anumang datos kaugnay ng efficacy at safety ng bakunang likha ng anumang vaccine manufacturer. Tugon ito ng Philippine Council for Health Research and Development ng Department of Science and Technology sa ulat na higit lang sa 50% effective ang bakunang likha ng Chinese Sinovac Biotech sa late-stage trials ito na isinagawa sa Butantan Institute sa Brazil. Hindi pa natin nakikita yung data. It has to be reviewed by the Food and Drug Administration. Kahit na lumalabas sa press, ganito ang kanilang efficacy. We have to verify those data. So until such that time, na-review natin ang data, we cannot take any conclusions. Iginiit naman ng opisyal na batay sa pamantayan ng World Health Organization, katanggap-tanggap pa rin ang 50% efficacy na minimum standard para sa gagamiting bakuna. Bernadette Berdin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.